So what's up mga kabaro? So andito na naman ngayon sa panibagong video ko, no? Kasi tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-install ng bagong ENC permit, kasi yung nakaraan nag-order tayo, so ngayon is dumating na. So i-insert naman natin. So ituturo ko naman sa inyo kung paano. So ngayon, kinuha ko na yung bagong order namin na ENC. So doon yun sa computer, ano, sa my connect. So ito ngayon yung USB. So ito yung connect, no. So medyo madilim, hindi makita yung ano, yung connect na USB, yung pang ano talaga may sariling USB yung connect. So insert na natin sa USB hub dito sa ECDIS. So bago kayo pumunta doon sa exit, i-unload nyo muna yung ROTA nyo, no. So pagkatapos is menu, so arrow down, tapos code. So para i-exit tayo, so yung code ng ECDIS para mag-exit is laging 999 yan, apat na 9. Or exit na tayo. So ngayon nandito na tayo sa ano, no? So task menu. So ngayon is pupunta tayo dito sa chart maintenance. Chart maintenance, medyo naglo-loading pa. So check status. Ayan. So ang unang gagawin natin is i-delete muna yung previous na ENC permit, no. So ito yung mga permit. So yan, cell name, cell permit. Ayan, so kahit hindi pa yan expired, so as per instruction ng connect, so bago kayo mag-insert ng panibagong ENC permit, kasi kasama na rin ito mamaya pag i-insert natin, no. So ngayon is naka week 30 na kami. So ayun, i-insert na natin 'yon. Bago ang lahat, i-delete muna natin 'yung lahat. So delete, no? Check all lang, no? Pag dito, check all lang. Pag one by one, click nyo lang dito. Yan. Pero lahat naman to i-delete muna natin, no? Lahat ng cell permit. Yan. Delete all. Yan. So ngayon is i-upload na natin yung bagong permit. So dito kayo dumaan sa import update license, no? Import or update license. Tapos hanapin niyo yung USB, browse lang. Tapos JIT Plus. Yan, JIT Plus. So may pagpilian yung sa drive, local disk, sa JIT Plus, ito JIT Plus Transcend, ito yung connect na pinakita ko kanina na USB. Yan, tapos hanapin nyo yung permit. So click permit, oops, EVCS, EVCS product, permits. So backup and master. So itong computer na ito is naka master. So yung sa kabila mamaya, backup naman yon. So click master. Yan, click master. So click automatically. Yan. So import cell permit file completed. So naka you have 227 charts license. So nadagdagan na, kasi kanina 177, hindi ko lang napakita sa inyo, pero kung nakikita nyo doon sa previous kanina na video, nung bago ko ito in-release is 177 lang. So click home para balik natin, i-check natin yung permit. So check status muna. So ayan, nandito na yung dinilit ko kasama na pati yung bago. Ayan. So pagkatapos, so dito ka naman sa import update charts para i-update na natin. So para makita nyo, no, so nandito na to. Nandito na to. Balik muna tayo doon sa task menu, no. Click natin yung
like this, no, para may pakita ko lang sa inyo kasi hindi pa natin na-load yung base kung ano pa rin yung performa, no. Ayan. So ayan, nandito na ano. Ayan. Uy, bakit hindi na-erase to? Ayan. So, may chart na pala ako. Bakit? Dapat hindi pa to eh. So usually pag hindi ko pa kasi na-update yung base chart, so i-update muna natin. So usually pag input ko yung permit lang, minsan wala pa ito, pag wala pang mapa ito, kahit na input mo yung permit mo kasi kailangan mo pang i-update yung ENC mo, no? Ah, yung base chart mo pala. So ngayon is meron na, na-update, pero i-update muna natin ulit. So ganun lang yung proseso, no, para pinakita ko sa inyo sana kung pag-import ng ENC permit is ano yung forma dito pagbalik nyo sa chart, kasi hindi pa ito. Yan. So ganito dapat yun. Ganito dapat yun. Wala pang chart, no? Parang ganito pala. Parang ganito. Parang ganito dapat yun. Pag-i-import mo yung update, no? Pag i-input mo yung ENC permit. So ngayon bakit nandito na, no? Hindi ko lang kung bakit meron siya, hindi ko pa na-update yung base chart ko. So ngayon, para sigurado tayo na updated to, no? Balik muna tayo doon. So minno, tapos arrow down, tapos code, balik ulit 999, 4 na 9. So i-update natin ulit kasi may mga hindi siguro yung na-update. Ayan, so dito tayo sa check status. So pwede na rin kayong hindi dumaan dito sa check status, no? Pwede na rin kayong dito dumaan, no? Parehas lang itong dalawa. Ito, balik natin, ha? Ayan, import chart. So since nandito na rin tayo, so dito lang tayo mag-click. Pwede din doon. So import update, like import or update charts. So base naman yung i-update natin, base. So paano ba i-update? So home. Hindi ko pala na. So pwede na rin tayo. So kung mag-update ka ng chart, so dito ka dumaan sa import or update charts. So kung ENC permit yung kanina, yung i-upload natin, yung galing sa USB, ito yung dito ka dumaan. So ngayon i-import, i-update natin yung base, no, para magkamapa na doon sa ICDIS. So ito yung dito tayo dumaan sa import or update chart. So click ENC permit, no. Hindi naman tayo raster, hindi tayo CMAP, so ENC. So browse. So JIT plus lang, no. Yan, naka F kahit ganyan lang. Yan. Okay. Tapos automatically. So, do you import update all charts? So, click all. So, you have 37 charts. So, hindi pa yun na-update talaga kasi pag na-update na ito, hindi lalabas ito, no? Example, babalik tayo home. So, ito na-update na ngayon. So, na may 37 charts na na-update. So, yung kaninang binuksan natin kanina, hindi pa yun updated. So, balik tayo sa home. Try natin ulit kung mag-update pa ba pag na-update na natin, no? So, click ENC. Click natin ulit. So, click OK. So, pag na-update na kanina, di ba, na-update na natin. Pag i-update mo ulit, hindi na ito ma-update kung na-update na.
So, i-click natin all. Ayan, di ba? The charts you have licenses has already imported or are not included in this media. So, na-update na natin. So, hindi na siya mag-update, no? Once na na-click na-update na natin. So, click OK lang. Boom. So, pagkatapos natin sunod i-update is EIO naman. Ganun pa rin yung proseso, no? Back. So, import update charts, EIO, tapos browse. So, EIO. So, click EIO. Okay. So, click automatically. Ganun pa rin yung proseso. So, job, import or update charts, click all. Yan, one chart lang yung EIO. So, it means updated to. So, complete import update, one chart. Oh, chart lang, chart pala. Unable to import update, zero. So, it means okay yung pag-update natin. Click home. So, check status. So, kung nakikita nyo is week 13. Oh, week 13 na rin. So, you have 227 licenses expired. You have 227 licenses. Zero licenses have expired. So, mas okay to. Okay na yung update natin. Successful. Ayan. So, kung nakikita nyo, walang expired. Updated lahat. Last update. Weekly number 13. So, ngayon is week 13 na ngayon. So, may kulang pa yung input natin, no? So, yung ECDIS symbols. So, ngayon is bago natin i-click yun. Click muna natin yung unahin muna natin yung symbols. So kung nakikita nyo, no, ay yan lang. So yan lang yung mga mapa. So kung i-click natin, kung insert natin yung ECDIS symbol, so balik lang tayo sa import update chart. Click yun, tapos browse. So, dito sa drive, piliin nyo yung local disk. Local disk. Ayan, local disk. MFD. System. Tapos, ECDIS chart 1. Click OK. And then, click OK. So, click automatically. Ayan, do you import or update all charts? Click all. Ayan. You have 14 charts. So, ngayon, hindi yun kasali sa USB na kinuha natin doon. So, kusang, nandito yun sa loob ng ECDIS, no? Naka-install na kasi may expired yun. Matagal pa. Ayan. Kung nakikita nyo, wala ito kanina, no? So, ito yung mga ECDIS symbol, no? Yan. Yan. Itong 14 charts yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, kung nakikita nyo, wala siyang week number kasi hindi ito na-update, no? Hindi kasama to sa weekly update kasi symbols lang naman to, eh. Hindi naman to mapa, eh. Ayan. Pero yung dapat, hindi siya expired, no? So, ngayon is 2099 pa. Ano? Patay na siguro tayo nito pag ma-expired to. Nandito lang to sa loob ng ECDIS, no? Sa hard drive. So, hindi kasama to sa USB connect. So, ngayon is okay na. Okay na yung ECDIS natin. Pagkatapos is, click nyo yung ISO certificate chart. I mean, ISO certificate chart, i-load din natin to, no? So, paano ba mag-load? So, dito lang sa load new SA certificate. So, ngayon, click natin to. Tapos, JIT plus lang. Click OK. So, file name ISO chart. Okay lang, ganyan lang. So, ngayon, complete is a certificate file imported. So, yan. Okay na. So, tapos na tayong mag import ng license. Tapos, mag-update ng base charts. So, ngayon, babalik na tayo doon sa ECDIS. So, click close na mo lang. So, ngayon, balik tayo sa route planning. O, route monitoring, no? So, ECDIS ito.
Ayan, so ito na yung mapa natin, no? So ito yung barko natin, hindi pa kasi na input. So ngayon i-set up na natin yung ECDIS, no? So actually bawal talaga mag-update pag naka-anchoray, no? Kasi mawawala yung anchor watch. So in-upload ko lang yon kasi kailangan, no? Kailangan. So importante naman yun, eh. So meron naman tayong isang ECDIS, saka meron ding radar, no? So may anchor watch din yun, so okay lang. So ngayon i-set up na natin yung anchor watch, no? So click lang itong anchor watch. Balik lang natin sa original kanina na kwan na ano yung ECDIS, no? So kung ano yung pagkano din, so kanina naka 388 to. So sa susunod, ituturo ko naman sa inyo kung paano yung gamitin yung Anchor Watch, no? Saka na lang yun. Ito muna yung isa-isa lang muna, no? So paano lang muna mag-update ng bagong ANC permit. So click okay lang. So 388 yung calculation ko namin. So set up na natin min, no? Tapos route monitoring. So ito yung kuan, set up na natin. View voice information, yan, ganyan lang yung forma ko. Nasa sa inyo naman kung ano yung naka-input sa inyo dyan, pero sa amin ito yun. Wait. So may iba pa akong tutorial, no, about dito sa ECDIS GRC9201 sa susunod. So kung paano yung gamitin yung voice calculation, yan, tuturo ko rin sa inyo. So ngayon, i-upload na natin yung ano namin, ruta. Naka-anchoray kami sa OPL dito sa Hong Kong. So papunta kaming Chico. Hanapin natin yung kwan. Dapat, yan. So, dapat sa pag naka-anchoray kayo, meron din kayong ruta, no? Puntang Chico. Yan, ginawan ko yan. Papunta kaming Chico. So ba, home lang pag bumalik. Ngayon, i-check na natin yung kung meron bang kulang. Ayan, so papunta kaming Pasir Gudang pagkatapos ito sa Chico. So click muna natin yung ruta ko papuntang Pasir Gudang. Chico to Pasir Gudang. Ayan. I-zoom out lang natin. So ito yun, no? Pagtapos ng Chico, Pasir Gudang na kami ng Malaysia. So ayan, isa-isahin mo natin, no? Pero ito, na-check na ito kasi previous na ito, eh. Yung papunta lang doon Malaysia ang bago. So, i-check din natin, ano, baka may kulang sa mga dip tsaka mga symbols niya. So, ito yung mga symbols niya, no? Kanina. Yan, mga symbol. Yan yung in-upload natin kanina. So, ganyan lang mag-check, no? Isa-isahin natin kung may mga na kaligtaan na permit, no, na hindi natin ni-install, ipa-order natin ulit. Yan, zoom out ng yan. So papunta kaming Pasir Gudang. Uy, hindi na yan, kunti lang naman yan. Ito okay na ito, no, kasi malaki kasi ito, eh. Yan, hindi ito nakasama. Pero okay lang yan kasi meron naman, no? May sounding naman. Yan. So, kailangan itong isa-isahin mo. Papuntang Pasir Gudang. Lahat ng in-order ko doon, pumuntahan natin. So, ganito lang ako mag-check, ano? So, mano-mano. Para sigurado, no? Lahat ng bago kong in-order. So, i-order ko. I-check ko lang lahat baka walang may kulang na sounding yan. So, tis-tis lang muna. Uy. Yan. Kinaman may mas sounding. Ito. Oops. Kompleto yung mapa natin. Yan. Dito kasi sa Singapore, isang ENC permit, marami na siyang mapa, dala, isang ENC permit. Kaya kahit yung mga sulok-sulok, masama kahit
Hindi mo in order kasi isang ano lang. So ngayon, pagkatapos ng Pasir Gudang naman to Port Kilang. So i-check muna natin, Pasir Gudang, Port Kilang. PSG, PKG, North, PS, Pasir Gudang to Port Kilang, North Port, so North Port kami. So ganito lang ako mag-check, no, ng bagong permit, no, lahat ng daanan ko na hindi ko pa na-check, check ko. Ayan, lahat naman may permit eh. So, no, hindi, so dito ko lang tapusin yung tutorial video ko, no, kasi ito baka matagalan kayo. Ayan, pero meron naman lahat, okay lang ito. So ganun lang mag-update ng bagong ANC permit tsaka mag-upload. So yun lang mga kabaro, at sana ay subscribe nyo aking channel El Marino Vlog, no, para sa sunod kong mga tutorial video about dito sa Eclipse 9201 at iba pang mga tutorial ko, no, not only in Eclipse, no, sa lahat ng mga Navision equipments. So so far pag yung chinek ko, okay naman lahat, no, yung mga mapa, so meron lahat. So yun lang mga kabaro, at maraming salamat sa panonood. Paalam.